Trustworthy, mapagkatiwalaan. Mapagkatiwalaan. Honesty will at times hurt someone's feelings. Grabe, no? Bigat, ah. Diba? But does not mean that this honesty is preferable. Yun. Kasira din pala ng ano, ng tiwala ng ibang tao kapag Amen. Hindi ka honest sa kanila. Yun daw. Mm-hmm. Yes. Walang bigat. Sabihin ko, oh, may Diyos-Diyos ito. Wala naman sa kanya yung ano, di ba? Yung Panginoon, no. Pero tuloy, nasira mo ang ano na, tinadala mo ang Panginoon, pero sa iyo mismo, hindi nakikita yung sinasabi mo, di ba? Sa lungan mo. Dapat, kung anong sinasabi natin yun ay totoo. Mm-hmm. Yes. Pag sinabi wala kang pera, wala talaga. Di ba? Sis Dolce Amor? Sabi nga nun, speaking the truth or honesty is a mark of healthy human interactions. Di ba? Ayun. Napaka-ano. Kaya nga, ang honesty ba at or dishonesty, ito ba ay kasalanan? Alamin natin yan. True Bible tayo. True Bible Word of God. Yung nakasulat sa banal na kasulatan yung pagbabasihan natin yung honesty na to. Mm-hmm. Kasi, pag hindi ka din kasi honest minsan sa yung ibang tao, di ba, magagalit hanggang sa hantong sa krimen, o, di ba? Pag hindi ka magsasabi ng totoo, magsisinungaling, although dito sa batas natin sa lupa, merong korte na nag-determine kung ano yung katotohanan, di ba? Exactly. Meron tayong mga judges, meron tayong korte na humahatol doon sa katotohanan. Magdiskubre ng katotohanan. Once na tayo nagsasabi ng katotohanan, malalaman, mahuhuli ka pa rin. Although, makakalusot ka dito sa batas sa lupa, pero sa batas sa taas, wala kang lusot. Ganun lang yun, ha? Wala. Tandaan natin. Wala. Lahat ay naka-record po yan, mga kapatid. Kaya, mahirap magsinungaling. Ayun. Sa lungat ng ano ng honest sinungaling, di ba? Aha. Yeah. Opposite niya, tama ba? Opposite ng honesty is sinungaling. Makatotohanan, makatotoo. Ang salungat is sinungaling, di ba? Yes. Oh, tama. Oh, so yes, alamin natin 'yan kung 'yun ba ay kasalanan at ano ba 'yan sa Panginoon ang mga nangyayari niya. Anong gaano kabigat yung kasalanan na yan kapag hindi ka honest, kapag ikaw ay sinungaling yon. Sige, yes, alamin natin exactly. Through our Bible verse, kasi marami-rami tayong mga Bible Mayroon verse. Meron ako ditong ano, sa Proverbs 101, chapter 101, verse 7. Mag-Tagalog ka, Brother Long? Oo, teka lang. Okay, ang dami na kasi nga, no? Proverbs 101. Sabi niya 101, verse 7. Kawikaan, di ba? Kawikaan. No, Psalm. Sorry. Proverbs. Salmo pala. Salmo, sorry. Psalm? I'm mistaken. Oo. Salmo, nakalagay dito is, Salmo, dito, dishonesty is reproved in scripture. God does not accept a person who practices deceit. Ito yung ano natin is Psalms 101 verse 7. 101 chapter 101 verse 7. Ito sinasabi. Ang mga mandaraya at mga sinungaling ay hindi ko papayagang tumahan sa aking palasyo. Hala. Mabigat pala napaka ito. Napakabigat. Para pareho lang pala sa nagnakaw ka, no? Parang ganun. Yes. Grabe ang ano, kay bigat. Yes. Ayun, Psalm 101. I will not allow deceivers to serve in my house and liars will not stay in my presence. Yun. Ayaw ng Panginoon yun. Ayaw niya. Yun lang. Yes. Ayaw niya. So talagang, bilang mananampalataya, kailangan natin huwag tayong magsinungaling kahit dahil alam niya. Alam ng Panginoon 'yon, 'di ba? Bilang nga niya 'yung buhok natin, lahat ng ginagawa natin, alam niya 'yon. Kahit tayo magsisinungaling kaya sa natin bilangin ang buhok natin, hindi 'di ba ang ginagawa ng Panginoon? Yeah. Bilang niya, alam niya kung ilan ang buhok natin, alam niya kung nakatayo tayo, nakaupo.
So walang maitatago sa kanya, mga kapatid. So pag talagang ano sabi nga dito, ang pag yun yung dalawang ano na lang sa sampung sa panahon ni Moises nga, mga kapatid, yung Ten Commandments nung umano na ang Panginoong Hesus is dalawa na lang, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pag sinabi mo yun, mga kapatid, love God, so takot kang gumawa ng pagsisinungaling, kasalanan, pagnanakaw, pagbababae, o lahat na yun, nandun sa ano, naka-intact na yun sa isang ano, sa isang commandments. At saka kapag kayo ay talagang strong faith na yun sa Panginoon nyo, yung kaharap mong tao, may discernment ka na. Alam mo kung magsalita sa inig, sisinungaling o wala. Yan ang pasal. Ngayon, alam ko na eh. Katotohanan ba? Alam ko na. Mm-hmm. Malalaman mo talaga. Hindi magtatagal malalaman mo. Kahit anong tago pa niya, lalo na pag mag-pray na ang mga prayer warriors, huli agad eh, no? Wala ngang 5 minuto. Once nag-pray yung mga prayer warriors, alam namin yung ginawa mong kalokohan. Malalaman at malalaman talaga na kailang i-cut yun, putulin yun. Malalaman at malalaman talaga namin. At hindi mo pa sasabihin, once na pinag-pray ka ng mga mal-arms na to, huli ka talaga, boy. Huli ka, girl. Especially sis Ima, mga kapatid. Napaka-tagal lang yung ano natin dito sa Alpha and Omega. Sa grupo, pinaka-prophetic. Ang sasabi natin is, very blessed, and talagang inano siya ng pinagkatiwalaan siya ng kanyang ng ating Panginoon dahil naririnig niya ang voice of God. Bibihira lang, mga kapatid, ang gift na ganyang yan. Ganyang gift. Yes. Mayroon ng mga gift of prophecy, di ba? Meron ng ganyan, di ba? Gift of prophecy, yung naririnig, yung talagang klaro ba, no? Na voice of God. Pwede ba mag-share ako ng saglit? Sige. Kasi ganito yung mga kapatid. Yung, nung umupo si President Biden, before nang siya umupo, talagang, ayaw ko ba, pag nakikita ko, kasi ng asawa ko, nanonood lagi ng news ba. Pag nakikita ko siya, parang sinusuntok yung puso ko. Pero minaliwala ko lang yun. Ano ba yan? Ganyan, galit ako sa kay Biden, pero di naman niya alam. Sorry, Lord. Pero talagang hindi ko alam na ang kalaban natin, ginamit na tayo. So wala yun. Hindi ako makatulog almost a week na. Tapos biglang nagsabi, may nagbulong sa akin, bakit hindi ka magpapapray kay Sis Ima? So in-approach ko siya, sis, pwede bang magpapray? Papray? Tapos ang alam mo, mga kapatid, nung pinipray ako ni Sis Ima, patotoo to kasi nangyari talaga. Pero hindi ko talaga napapansin na ginamit na ako ng kalaban. Sabi niya, Ate Inday, galit ka daw kay Biden. I-let go mo rin. Iyak ako ng iyak, mga kapatid, kasi sabi ko, bakit? Wow. Bakit niya alam? Ano ko talaga ako na, wow, ito pala yung dahilan hindi ko pagkatulog. Kahit inuman ko na ng sleeping pills, mga kapatid. Yun ang ano, so napaka-bless ng ni Sis Ima dahil siya yung ginamit dito sa ano na to na talagang naririnig niya ang message ng God. Di maitago yun ang kapatid. Di maitago. Wala kami tatago. Yes. Kahit nga yung yung Kapa Ministry, di ba? Mm-hmm. Ano yung magiging papel ni founder pagka habang siya nasa kulungan? Yes. Habang siya ay nasa labas na, ano mga dapat gawin? Alam namin, nakikita, binubulong kasi sa kanya. Kaya ang sinasabi, pinaka-message sa atin, di ba? Sabihan nyo yung mga members na magtiwala sa akin, mag-pray sa akin, magdasal, wag nila akong kalimutan. Ganun lang, dahil hindi ko sila pinabayaan. Hindi man agad-agad na ibigay yung kanilang hinihingi, pero mas sobra pa doon yung ibibigay ko sa kanila. It's a victory for you. Di ba? Yun ang ano niya. Victory, the door is open for the Kapa Ministry. The floodgates will be open. Yun ang ano niya. You just pray. Ako ang gagalaw para sa inyo. Yun ang pinakaminsahin niya. Yun, update na ako ah. Ida Flores, thank you. Hindi ko pa na ano to ah. Hindi ko pa na papray to kay Sis Emma. Yung sinabi ni Ida Flores oh. Ah, okay.
Ano sabi niya diyan? Basahin mo si Juliana. Ang sabi niya dito, Sir Bong. Nag-glory ka kasi hindi. Gumagwapo. Good morning. Sabi, gumagwapo. Kasi yun. Sorry. Gumagwapo ang tao kasi less stress. There's no more stress. Wala nang stress kasi, no? Kino-compare ko nga yung video ko sa dati, 'di ba? Sa broadcast ko saka ngayon. Parang walang wrinkles na ako eh. Lagi pa akong nag-ano doon. May sponsor pa ako ng facial noon, facial scrub, ano pa ba 'yon? Yan ang sekreto ng may Panginoon Diyos na buhay sa puso natin at kasi wala nang stress kasi hindi ko na iniisip mga problema na 'yan. Pera, bayaan mo yung pera na 'yan, ma'am, problema sa iyo. Idasal mo lang yan, ipanalangin mo lang, wala na yan. Ganun lang. Di ba, Brother Bong, pag mayroon kang Panginoon, joy lang lagi. Totoo so, yan. Wala na talaga. Hey, yung mga wrinkles dati, dito, pimples lang, lumalabas. Gumaganda ka. Dito, yung wrinkles, yung dito, nawala na, di ba? Yan. Eye bags na lang, kasi ang sarap na, yun ang pinakasekreto, eye bags na lang lahat yan, kasi puro tulog. Kasi makakatulog ka na pag sinabi mo matulog ka. Mahimbing, yes. Mahimbing na makakatulog kasi may nagbabantay na sa iyo. Ganun lang 'yun. Amen. Yung mga wrinkles mo, wala na 'yan. 'Yun lang naman nagpapatanda sa atin, 'di ba? 'Yun lang naman. Actually, dami na kayo nagme-message sa atin ng ganyan. Sige, tuloy tayo next time. Tingnan mo si Sis Juliana, pa senior citizen na 'yan, pero yung mukha tingnan mo, nasa 30s lang, 'di ba? Ganun lang 'yon. 53 na po. 50s ka na, di ba? 50s. 53. Na po ako sa, Tingnan mo. Tingnan mo. Di ba? Next month. Ano na lang. Parang nasa 30s, 40s pa rin, di ba? 6 weeks more. I mean, I think like, mga 6 weeks. 53 na po ako. Thanks God. Si, diba? Kung sa problema lang yung pag-uusapan, ito, honest to ha. Hindi kami magsinungaling. Ang daming problema. Kanya-kanyang problema naman tayo. Bawat isa may problema tayo. Kasi pag wala kang problema, patay ka na eh, di ba? Ganun lang yun. Hindi ibibigay sa iyo pag hindi mo kaya. To be honest, yun lang. Yun ang pinakasekreto dyan. Sige, next tayo. Tuloy-tuloy. Okay, basahin ko muna yung sabi dito. Jeremiah says, of the wicked society, everyone deceives his neighbor and no one speaks the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves committing iniquity. Speaking the truth or honesty is the mark of healthy human interaction. Yun yung inano natin kanina. So, ito mga kapatid sa Jeremiah. Jeremiah, 9, ano yan? 9-5, diba? 9-5, sorry. Sabi dito, 9-5. Basahin ko, above the ark where the cherubim of divine glory, whose wings stretch out over the arcs, cover the place of atonement, but we cannot explain these things in details now. Ikaw, ano mo sa Tagalog? Ito, in Tagalog naman, dinadaya ng bawat isang kapwa niya at wala ni isa ang nagsasalita ng katotohanan. Sanay na sa pagsisinungaling ang mga dila nila at pinapagod nila ang sarili nila sa paggawa ng kasalanan. Ala, pagsasabi ng kasinungalingan, halimbawa, gawa-gawan mo ng kwento, gagawa-gawa ka ng kwento ng isang tao, ng kaibigan mo, ay ano yan siya, panisisiraan mo siya kahit hindi totoo, pinagsasabi mo, sinisiraan mo siya, kasalanan yon. Nakikinig, alam niya yon. Yes. Yung dila mo na yan, pagkichismis mo na yan. Kasi ang sinasabing chismis, yan ay hindi totoo, so sinungaling. So meaning, yun ay isang kasalanan. Yeah. Repent. Yes, exactly. Yun naman. Aninira mo ng kapa na hindi mo naman alam, dugtong-dugtong ka lang, kasalanan yun. Once na hindi mo alam, yung totoo, mas mabuti pa ipagdasal mo na lang. Tumahimik ka na lang ipagdasal mo. Yun na lang. Ipagdasal mo, Lord. Yes. Ikaw na ang magbigay ng conviction, ng judgment, kung ano man yung totoo, dahil ako hindi ko talaga alam. Hindi na, mas matalino ka pa sa sa lahat. Mas marami kang alam kumpara sa mas may alam. Ganun lang yun, kasimple. Mas alam mo pa yung buhay ng tao kaysa sa siya mismo, yung nasa katawan niya. Mas alam mo lahat ng ginagawa na, lahat ng kilos niya, alam mo, binabantayan mo, tapos sisiraan mo lang, kasalanan yun.
Sana may matutunan pa tayo. Dahil lang, dahil sa sitwasyon na to kasi, yung paninira ng kapareho natin, yun ang dahilan lagi ng away-away, di ba? Mm-hmm. Yes. Mm. Hindi pagkakaunawaan. Nasira ang relasyon. Yun yung opposite nun, Brother Bong, sa kaaway yun. Huwag tayo magpapagamit sa kaaway. That's true. Mm-hmm. Kasi, yung sinira mo yung kapwa mo, andin ang kaaway nun, tuwang-tuwa, di ba? But ang Panginoon, alam na alam mo, alam na alam ang ginagawa natin. So hindi natin maitatago ang ating mga ginagawa. So ngayon, kung una alam naman natin na may kabayaran pala yung ating mga ginagawang kasalanan. Ituloy mo pa ba? Kasalanan pala 'yon? Nasa iyo 'yon, ha? Maging maingat na lang tayo. Oh, tumas mabuti pa, tumahimik na lang tayo, magtanim na lang kayo ng bulaklak sa paso diyan kasi sa sisiraan niyo yung kapwa niyo diyan kasi kasalanan ngayon. So kung magtuloy-tuloy pa kayo hanggang sa mawalan kayo ng hininga, pakakasama niyo doon naglalaro-laro sa nagdagat-dagatang apoy si Taning. Pag hindi pa kayo tumigil, panawagan lang 'yun, ha, panawagan lang 'yun. Right. Sa amin 'to, hindi naman namin kayo mapipilit talaga. Nasa inyo pa rin yung pagpapasya. Sa amin, ano lang to, panawagan lang, lalo sa mga chismoso, chismosa. Reminders, mga kapatid.